Ayan na, again, 8721-2429. And click mo na ang iyong Facebook, hanapin mo lang Energy FM 106.7 para magkakitaan na tayo ng bonggam-bongga at malaman ko na kung ano mga ginagawa mo sa buhay mo, ha? Sige, comment mo na yan. Kung bored ka na dyan, wala kang kasama mag-isa. Bakit naman kasi mag-isa ka lang? Alam nyo, may mga taong sanay mag-isa, no? And saludo ko sa mga ganun. Yung kaya nila maging masaya kahit mag-isa lang sila. Mag-isang kumakain, mag-isa nag-grocery. Huwag lang mag-isa nagsasalita. Pati pakikipagkwentuhan, mag-isa din sa sarili nila, di ba? Ang weird nun, di ba? Pero yung mga taong matatag, yung kayang-kaya nilang mag-isa. Kasi may mga tao naman na talagang sanay yung maraming tropa, kaibigan, di ba? But well, kanya-kanyang ano lang naman yan, kanya-kanyang style, kanya-kanyang buhay, kung saan ka masaya, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Mag-isa ka man o hindi, basta maging happy ka. Yan ang wish ko for you. And eto na nga, ayan, we're live. Kaya naman kung gusto mo na ako makita, ay punta ka na sa Energy FM 106.7. O kaya naman ay sa aking fanpage, that's DJ Kara, DJ Space, K-A-R-A. Ayan. So, what's up sa go? Tumawag ka na, 8721-2429. Ayan na, marami na tayong commenters dito. Commenters talaga. I like your hair. Wow, thank you so much. Grabe, ang tagal namin ginawa yan, ha? Ang tagal talaga namin yung ginawa yan kagabi, as in. Oo. Hindi ko nga alam kung malapit na ba masira yung buhok ko sa kakulay ko. Hindi ko na nga maintindihan kung ano nangyayari sa sarili ko. Well, ngayon ko lang kasi ito na experience, magpapalit-palit ng kulay. Kasi yung hair ko naman, virgin talaga siya. Wow, virgin eh. Pero kasi naman, ano lang, pa nagko-color lang ako, alam mo yung light lang, puro brown, as in brown. Never ko pa na-experience yung iba't ibang color. Yun. So ngayon, ayan, at least na-experience ko na. Ganito pala yung pakiramdam. Parang lagi kang abanger sa itsura mo kung anong magiging outcome. Ganon. Happy Monday po yan. Happy Monday din po sa inyong lahat. Hello everyone. I hope masayang-masaya ang Monday ninyo. Kumusta naman kayo dyan sa mga iba't ibang bansa? May mga nagko-comment dito, Abu Dhabi, Dubai, Taiwan. Hello po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga OFW natin. Ayan, hello! Ay, malapit ng ano ah. Malapit ng matupad yung mga wish natin noong nakaraang taon. Diba, ang wish lang naman natin sana unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. And I think nangyayari naman na yan sa ngayon. Kasi nga, ayan, may bakuna na. Tapos diba, marami na bukas na restaurants. Though kailangan pa rin mag-ingat, pero alam mo yung unti-unti, kahit baby steps baga, nafe-feel na natin na ay kahit paano, naging okay na ang lahat. Kayo din, malapit na kayo maging okay. Ayan yung mga nag-break nung pandemic, oh ha. Oh, 'di ba? Meron din naman nung pandemic, ang sweet-sweet, tapos ngayon unti-unti na naglalaho. Aray ko naman. Ba't naman ganoon? Bakit? Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Nung pandemic lang kayo sweet kasi nga wala kayong mga ginagawa sa buhay ninyo kundi mag-usap na mag-usap na mag-usap. Pero ngayon, ang sakit kasi back to work na siya. Okay naman, back to his ex na siya. Aray! Oh, so sad kapag ganun, no? Well, ang masasabi ko lang, eh, ganun talaga ang buhay. Laging may changes, di ba? Change is constant sa mundong ibabaw na ito. Marami talagang pwedeng mabago. So, wala. Kailangan talaga nating lunukin and i-accept yun. Okay? At dahil dyan, we have a caller. Aha, may caller na tayo. Kausapin na natin siya. Hello. Hey, good morning. Hey, good morning. Hi, yeah. What's your name? Raymond. Well, Mon Thailand. You can call me Mon Thailand. Yeah. Raymond. Mon na lang? Yeah, Mon Thailand. Mon. Actually, yeah. I just tuned in your Facebook channel when you were saying, yeah, strong people that are usually alone or, I mean, yeah. People who are usually alone or single are the ones who are strong people. And I think I have to really agree with that statement. Are you English speaking? I'm sorry, hindi. Panong isang, last week pa ito ha, puro na lang English yung tawag sa akin. Alright, oh, sige. Kasi my nose is bleeding right now and I don't have tissue here. Hindi. Hindi, charot lang. Oh, sige, Mon, continue. Go. Hindi. Well, I think, yeah, I really have to agree on that statement where, yeah, the individuals who are single or alone are the ones who are really strong. Mm-hmm. And, yeah, over time, think yung tao na nasasanay na maging mag-isa, yeah. They are the ones na nagkakaroon ng more time to reflect,
Yes. More time to step back and reassess the current scenario and think ahead. And mm-hmm. I think that's the biggest chunk for someone or for an individual to somehow make plans. And then move forward so that in the future, when they have new struggles, when they have bumps or challenges in life, mas nahahandle or namamanage nila ng maigi yung challenges, which is resulting to a better result. Very good. I think I will give you uno sa yung grade. Yes, it's a very good recitation class. So, ay, charot lang, pinapatawa lang kita. Teka lang, matanong ko lang, relate ka ba? Kaya parang alam mo yung pakiramdam. Mag-isa ka ba? Yeah, that's what's currently happening to me at the moment. Even, considering my age, parang before, hindi naman mahirap maghanap ng tao na pwede mong i-partner sa buhay mo. It's just that it's about you and also about the person who would remain or who would still constant complimenting you, especially kung ikaw yung tipo ng tao na who's very dynamic, ambitious, and very driven to somehow achieve the goals. Yung parang sinasabi nga ng The Alchemist about, the universe will conspire to help you achieve your goals no matter what and no matter where and no matter when. Sometimes people change about, their attitude, their values, pero a good thing is they wouldn't change how they are committed to achieve their goals, especially yes. kung meron ano. Tama ka dyan. Wala. Nabayas lang. And then, tama yung mga sinabi mo, ah. Tsaka, uy, nakikinig ako kahit sinacharot kita, akala mo dyan. Pero tama nga, mas nakakapag-isip ka, no? No? Yeah. Alam mo, ito masasabi ko lang minsan kasi may mga taong laging kasama, minsan inaasa na lang nila yung mga decision nila sa mga kaibigan nila na ano bang dapat gawin, anong dapat gawin. Pero pag mag-isa ka, napipilitan ka mag-isip sa sarili mo Tsaka napipilitan ka i-control yung emotions mo. Ay hindi, kailangan ganto. Yung tama ka naman dyan sa side na yan, no? So ikaw ba? Wala kang jowa? Ngayon wala. Ngayon wala. So meron dati. Kailan yung last? Yung last? Last year. Mid of pandemic. So, yun. Ilang years kayo? And I think months lang I never had a relationship more than a year. Ever since. Ah, talaga? Siguro dahil priorities. And, alam mo yun, critical. I guess, kumpasya sa mga taong naging career-driven. Especially kapag yung work mo, very analytical. You tend to be so free. Ano ba work mo? Dugo na ilong ko. Consultant. I'm consultant in IT. So, yun. Sa IT. Pero sa London. Sa London? No? You're so social naman. Diba? Sa Philippines ako, naka-home base. Pero, yun. So, right now, wala kang work. Nasa bahay ka ngayon. Mamaya pa. Mamaya pa home base kasi. So, yung kapatid ko din home base. So, sa bahay lang sila, no? Ikaw, mag-isa ka lang ba sa bahay? Oh, so flat. Oh, apartment. So, as a flat. Okay. Lumalabas ka din naman. Alam mo, kailangan once a week, medyo lumalabas ka din, ah. Nagbabike ako. I go out at all. So, yun. Yun ang pinaka-outlet mo, yung pagbabike. Yeah, that's my grounding system. Whenever I want to release or whenever I want to generate new ideas, kapag malapit ka sa computer, yun yung nagiging grounding system for you to create. Or, extract more ideas from yourself. Ang tawag ko na doon ay grounding system. May natutunan po tayong class. Grounding system. Ako naman, ma-share ko lang ha, ang ground. Tama yan, yung pag nagbabike ka. Yung iba naman kasi po nagda-drive. Ako, isama mo na ako dyan. Saka pag nagda-drive, doon ako nakakapag-isip-isip. Yan ang grounding system ko. Nice. Especially when you are in the traffic and then when you're alone. Yes. And then when you're using time na mas... Yun yung homeostasis state natin where we get to somehow see the negative and the positive and at the same time mas nakapag-isip tayo without any distraction. Yes, so, totoo yan. O, diba? Very important. Pero sige. Matanong ko lang, hindi mo na nakakausap yung ex-girlfriend mo nung nag-break kayo? We're still connected. Ah, talaga? Friends kayo? Oh, lahat. Kasi lahat? Ako naniniwala ako na after the moment na you decided to somehow set apart your ways, mm-hmm. mas okay na
makilala mo sila after. And then from there, mapapansin mo, mas nagiging strong. And then, that's the time you should reassess and check again if you could reconnect. Ay, taray. Pero depende yan. Kasi, syempre, kapag may jowa ka na, iba naman, no? Kapag may jowa ka na, syempre, kailangan huwag ka na makipag-usap sa ex mo. Kasi, you'll never know kung ano yung mangyayari sa inyo. Baka masira pa yung relasyon sa kaka-chika mo. Nangyari siya sa akin. Sabay. Nangyari, pero, o, tinan mo. nangyari siya. Pero, again, ano siya, it's the matter of how are you going to maintain again yung faithfulness mo tsaka loyalty mo with the current. Pero kung halimbawa you're maintaining the friend's relationship with the ex, why not? Kung possible. Depende kasi yun sa tao. Depende sa makakarelasyon mo. Kung baga, you have to respect kung ano yung decision niya din, di ba? Siyempre, ano yan, partnership din yan. Kung yung sobrang sensitive yung jowa mo, tsaka as respect na rin sa kanya na ayaw niya na, di ba, wala ka nang maaano in the past. Kailangan mo talagang gawin yun. Ilan taon ka na ulit? 35. Ah, 35. Pero isipata ako yourself, but I'm very sheltered and hindi ako natutong lumabas or uminom. So, I mean, no vices at all. Siguro, I think that's the effect kung halimbawa lumaki ka sa simbahan. Pero, okay. So, yun yung drawback kapag gano'n. Ah, okay. Okay lang. Oh, at least healthy ka, hindi ka masyado umiinom. Nakatikim ka na ng alcohol. Very, oo, opo. Kala ko talaga hindi. I mean, mga beer, ganyan. opo, yeah. Ah, oo naman. Kumbaga, hindi ka lang yung madalas na lumalabas talaga, like others, no? Yung gimmick-gimmick. Ganon. Ayun, hindi siya thing. Siguro, I need somebody who'd invite me to go out. Alam mo, totoo yan, sa bagay. Kapag may nakakasama kang, halimbawa, mahilig mag-bike, magiging mahilig ka na rin mag-bike. Pag may nakakasama, mahilig kang mag-mall, minsan madadala ka na din eh. Yung nahahawa ka din minsan eh, di ba? Sa influence. Exactly. Yes. And yeah, I think that's another factor that people should also realize. You need to be surrounded by good people who could influence you. Ay, totoo yan. Very good. And a good life. So, yeah. Tama ka dyan. Totoo. Surround yours, ano yun? Surround your... yourself. And then, surround yourself with people. So, yeah. Sakit na nandiyan ko. Yes. So anyways, do you have a hot story? Because this is... Yes, this is a hot story eh. I ganun ba? Hot story? Well, I guess last night when I was like on Kumu, I was surprised when Chad Guinness came into the live stream and we were exchanging stories about love stories. Ah, so that's your hot story. How about... How about ano? Sorry, dapat medyo obscene. I don't know. Is that the mean? Is that the context when you say ano? Ay, ibig sabihin, hindi. Hot story naman for your, ano, halimbawa, for your love life, your ex, your special someone, yung mga kakaibong mga pangyayari. Kaya lang sabi mo, single ka naman kasi eh, di ba? Matanong kita, bakit kayo nag-break ng ex mo? Hindi ko gusto yung hygiene. Anyway, sorry. Ay, grabe siya. Yun ang hot story. She's not hot. Ganon. Grabe siya. Ang sama mo pala. Ayaw wala yung detail, pero... Uy, di ba pag mahal mo yung isang tao, kahit mabaho ka amuin mo, everything. Di mo mahal yan. Ilang months kayo? 6 months. Teka lang, sa 6 months, saka mo lang siya naamoy. Kailan mo siya naamoy? You're so bad. Pero hindi. Anyway, ano yun? Dahil lang doon? Hot stories yun. Hot stories yun? Ew stories. Hindi, totoo yan. Seryoso yan. Binrake mo dahil ganun? Ano siya eh? Sinabihan ko na kasi na magpapasta. Hindi sinayap ito. Tapos binrake mo? Ay, hindi malalim ang pagmamahal. Hindi. I tried. And I think, over time, napansin ko naman yung pag nagbe-blend ko yung dalawa, hindi nag-click. Siguro dahil naghahanap ko rin ng someone who is an alpha. Yung kayang, alam mo yun, yung dragon na babaeng kayang i-drive ka. Ah, yun ang gusto mo na sa challenge ka. Yes. Especially yung kapag mentally challenge ka sa work, mas naghahanap ka ng someone na who can handle you, especially kapag mga bagay na you want to step away from job, from your work, and then pag nag-usap kayo, mas isa-challenge ka niya. Pero, yung ganun. Oh, so hindi naman dahil sa amoy, sobra ka. Part lang yon. Ikaw talaga. Inano pa yung ex mo, tapos friends kayo. Pag narinig niya, tupatay ka. Diba? Sa'yo mo, friends kayo, diba? Hindi naman record yan, diba? Anyways, ayun na nga. So, ibig sabihin, gusto mo yung girl na sa-challenge ka. Yeah, normally yung mga accountant. Sila mga accountant ang gusto mo.
Kasi they have the traits na up to the last cent, they will question. Not to the way na ikaw-question sa money spent. I mean, they will question the value. How are you... they will question the way how are you spending your money. So, ang reflection nun, in real life, they will question the time, how are you spending it? Masyado pala meticuloso yung gusto mong relasyon. Pero alam mo, minsan daw kung ano yung hinahanap natin, kabaliktaran nun ang mapupunta sa atin. Yes, kasi parang tuturuan tayo eh. Tuturuan tayo, hindi lahat ng gusto natin mapupunta sa atin. Kumbaga kabaliktaran. Paano? Yung pangit lupa, yung galit sa family na walang funds, tapos ikaw yung nakakapag-provide. And then malalaman mo na lang yung ex mo na ikipag-meet pa pala sa ex niya. Tapos extracting the last moment para lang makapag-let go. And it happened. Nakita ko pa sa post sa Twitter. Nag-picture pa sila sa condo while they're having their last moment. Ito ba yung last ex? Ito ba yung last ex mo o iba pa to? Second to the last. Naging rebound kasi yung last ex. So parang, ang nangyari dun, transitioning, I had my birthday celebration. And then... I invited both, pero hindi ko sinabi dun sa second to the last time. Teka. You invited both? Sino yung both? Dalawang ex mo? Dalawang ex. Oh, they came into my party. Tapos, nung time na yun, syempre, andito yung ibang classmates. So, they weren't aware na the pero other one... Pero nung in-invite mo yung dalawang ex mo, may jowa ka, wala? Jowa mo yung isa doon? Oh, yung bago. Ay, but okay. Yun! Pero, hindi. Kasi, yun na yung... That's the time I found out. Yung second to the last ex... Nakikipagkita pa siya sa ex niya. Alam mo yun, they want to release the last moment para lang masabi na tapos na tayo, ha. Eh, noong time na yun, nagpa-reserve ako ng... I had a reservation in a hotel there for the dinner. This is 2 days before Christmas. Mm-hmm. So sabi ko, in-inform mo beforehand para hindi na lang ako umasa. And that time I realized, okay, should I leave? Alam, gusto ko magpakamatay nun kasi parang sabi ko, what's the bad quality that I have? Pero bakit mo kasi in-invite yung dalawang babae? Siyempre awkward pa din yun. Kahit kasi, sabihin na wala na, ano pa din yun? Alam mo yun, normally common sa lalaki, they want some validation and they want some ego booster. Kahit sinasabi mong, you want to somehow want affirmation coming from the newcomer na, uy, I'm still being valued kahit ito yung issue. You can be valued naman by not inviting the both of them. O, di ba napag-English ako dahil sa'yo? You're a good influence. To my English. Pero that's bad. Huwag mo na ulitin yan, ha? Things well. Kasi ako yung nag-orchestrate ng conversation. It's just that, alam mo yun, magkasama yung ex, kasama niya yung barkada niya na babae. Naging close ko rin, so whenever we want to go out, nakakalabas pa rin naman. So, naku, ewan ko, pero sa akin, it's a big no-no kapag pinagsama mo yung dalawang ex. Ah, ganun ba? Oo, it's a big no-no. Kahit you want to be valued or boost your ego, pwede mo namang makuha yun sa ibang paraan. Ayan nga, I think that's a miss on my part. And I had to, I learned. Buti naman, so nangangako ka na ngayon, na hindi mo na ulitin yun, ha? Now, ayos. Very good. A good citizen of the Philippines. I swear that I won't do it again. Okay, very good. Okay. Alam mo, kung hindi man accountant ang makuha mo, kasi minsan, di ba, minsan talaga hindi yun mapupunta sa'yo, pero sana makahanap ka ng talaga, yung magiging influence din sa'yo. Di ba? Yeah. Malay mo naman. Ano pa bang bukod sa accountant? May iba pa ba? Accountant lang ba talaga? May mga nag-a-apply na dito, oh. sa live. Alam, may kita nila sa Facebook. Ay, hindi. Hindi na. Ay, Raymond, totoong ni Imo to, no? Mon, Thailand. I mean... Taga-Pasig ka? Green Park, yeah. Taray. Mukhang pangyayaman ninyo ano. I believe naman lahat ng tao, once they have developed good set of discipline and attitude, they can go to places. Yes. Sa bagay, marami ka naman natututunan based on experience mo eh, di ba? Basta, huwag mo na ulitin yung ganun. Alam mo, totoo naman talaga may mga taong mananakit sa atin. Totoo yan eh, sa buhay natin, may mga taong papasok sa atin na saktan tayo. Pero huwag mo nang gantihan. Hayaan mong sitwasyon o yung, alam mo yon, may ganti din yan ng lahat ng bagay, lahat ng mga taong nananakit sa atin. Hindi natin pwede... Karma. Yes, may karma din naman yan. So huwag nang ikaw yung gumawa.
Kasi di ba kung nasaktan nila tayo, immature sila, aba, makikisali pa ba tayo sa ganun? Ganun din tayo. So, classmates na tayo, di ba? Huwag ka na sumalo. Kailangan maiba ka. Diba? I agree. Yes. So, ano oras ang work mo? Five in the afternoon. Pero normally, I prepare 4 hours before the meeting. Kasi yun, we create concepts, we create opportunities, I develop services, and we... Tare, parang nag-a-apply na work. We create opportunities. That's very difficult day. Parang before start, you know, your day, you have to meditate, you need to prepare, you need to somehow warm up. You need to prepare your mind before you cast. Ano yung warm-up mo? Paano ka nag-warm up? May treadmill. So, minsan, tumatakbo ako for 30 minutes. Ah, okay. Then, okay yan. And then, kape. Habang monitor. So, yeah. Oo. Alam mo, may mga nag-a-apply dito. Ayaw mo ba ng tambay, Raymond? Wala pa daw work. Wala pa daw work. Pero magkakaroon din. Pangarap. Tara. Oh. Ibig sabihin, gusto mo na talaga magka-jowa, no? Nung Valentine's, anong ginawa mo? Nakipag-date lang at Momo. I mean, nakipag-date lang. Ay, nakipag-date ka? Kanino ka nakipag-date? Sa ex mo? Hindi. Yung sa Tinder, yung matching. Ay, tara. Saan kayo nagkita? Diretso sa condo. Pero hindi. Sa condo mo? Anong ginawa niyo sa condo? Nagkape lang? Sorry. Totoo, nagkape lang? Pero pag physically attracted kayo, I think things can happen. Anything can happen. Halimbawa man na hot stories nga. Sana kanino pa kinuwento yan. Yan pala yung hot stories mo eh. Nung Valentine's pala eh. Wait lang, matanong ko. Yung babaeng dinate mo at nakilala mo ng Tinder. Nag-dance cover kayo sa condo? Oo. Nang bum-bum-bum taratarat. Oo, sabi ko na eh. All corners. Pero, ang tanong, nagkita pa ba kayo after nun? Mga twice pa. And then, Bakit wala na? Shallow. I don't see myself. Ah, wala kang na-feel na spark. Wala. Mapapansin mo naman if the person is only to you because of your physical attributes, not because of your sex. So walang lalim sa puso. Walang depth. Sa ano? Okay. Dance hanggang dance cover lang pala. Grabe siya. Sige. Well, ang wish ko sa'yo, mahanap mo na talaga yung ano, yung babaeng katapat mo. I think mas diba? Okay nga ito pag-deal sa mga mas older. Mga ilang taon? O, dali. O, mga ilang taon? 5 years older siguro sa akin. Dahil 40 naman. Gusto mo naman 40. Life starts at 40. Ganon. Ang peg mo. Yes. Oh. Kasi mas ano na sila eh. Dragon. Di ba? Gusto mo ng dragon. Oh. Yung pag ano, bubungangaan. Hindi naman toxic. In a way. Oo. Gusto mo pala ng dragon. Oh, ayan ha. Mag-apply po kayo kay Raymond. Nasa Tinder ka ba? Oo. Pakalat ka. Patay ka dyan. Mula ngayon, may mga maghahanap sa'yo sa Tinder. Yung mga naka-premium. naka-premium ka pa, ha? Aha. O, diba? Raymond, sige. 40 plus daw po ang gusto ni Raymond. I mean, mas okay nga kausap yung mga nasa younger generation yan kasi they're very keen to listen, especially when they hear you talking about life. Narinig nila kung yung difference ng tao na lumaki sa conventional, hindi sa technology. Ayun na naman tipong... po tayo sa ano, sa lesson for today. Oo, conventional and... technology. Kasi diba, technology. When you're studying before, you have to go to the library. So that develops your discipline, not just by typing in Google search bar. Yeah, you're right. You are the library, you really have to learn, you really have to know the subject matter that you want to discover and you want to uncover. And then... you have to go line per line sa, let's say, if you want to know more about, you know, things in encyclopedia, you really have to watch the entire story. Hindi siya sinummarize for you. Yes. And like today, sinummarize na nga ng author. And copy-paste pa. And kinapaste pa. They didn't even try to reword the thought or yung idea na nabasa nila. Kasi that somehow checks or it tests your level of understanding about things. And I think that another thing that the new generation or the millennials should understand. Yeah. Kapag, alam mo yun. And I think, they didn't even try to absorb the lesson.
nagiging materialistic na sila eh. What they're after is, after this study, I need to be famous because I have the physical attributes. I can be famous in the social media platform. Yes. And I can get someone who I deserve. Yun. They're more of the physical, but I think they have this tendency to forget that there's more other than physical. It is the these are the things beyond the eyes can see. At doon nila ma-realize kapag nandun sila sa taong yun. Kasi makita nila pala. Oo. Because of the, ano, of the physical attributes, right? Yeah. And by the way, Miss Cara, I've been watching your vlogs. You like the vlogs? I thought you're a very, kakahiya naman. Huh? May vlogs is like walwal vlogs, like that. Actually, those are the things that nakaka-relax eh. Kasi you like it? Hindi mo siya kailangan, hindi siya masyadong complex or hindi siya masyadong... Yeah, complex. I mean, these are the things that can be easily consumed by the public. And I think that's the reason why it clicks. Kasi you don't need to think, you know, very hard to understand the, you know, the context of the video. Thank you if you appreciate it. These are the things that are so relatable to the public. Oh, and, really? You know, to the Filipino people. So, yeah. Oh, can you rate my vlog 1 to 10? I will. I will. I can also a writer. Can you rate it 11? If there's one for 11, why not? Oh, sige nga, recitation nga. What vlog is your favorite? The one that you set up with your son about the MacBook. And, the MacBook when the, prank. Yes. it was really cool. Somehow, that also, there's also a lesson about... So what is the lesson of that vlog? You really have to work hard about things that you want to get. Even if it's a an intangible thing. Kumbaga, hindi lang basta-basta nakukuha. You really have to somehow exert some effort. And, honestly. I want to cry because of your message. I want to cry right now. And a joke lang. Ano pa? Buko doon. Sige nga. Ano pa? About the prank of being pregnant. Do I have that prank? Oh, with your mom. In a car. In a car? So, yeah. With your current partner, si DJ, I forgot his name. Jack. Yun. DJ Jack. Oh, si DJ Jack. It's so funny, right? You're correct. He's also a DJ, but he's DJ Papa Jack. si Papa Jack. Wala kasi, friend ko sa high culture. I don't know if you know Dennis. So, friend siya ng friend mo? Is it a girl? Si Dennis sa high culture sa I know him. Ayun. Okay. He's a very good guy. Yun, very, inspirational because of the ideas and then being Yes, you're right. Oh, thank you for watching my vlogs, ha. I have a new vlog. Tinan mo, nag-i-Inglesera na tuloy ako. I have a new vlog. Nung isang araw lang. Oh, check it out. I have to check if this is my Yeah, you have to check her out. All right. Thank you for gracing the show. Thank you for being my tandem this afternoon. And I think we're over time. Yeah. Because of the recitation. But thank you so much for trusting me and believing in me. You have the credibility and you have the ability. Oh, I have the credibility. Thank you so much. Yeah. I feel like crying. Oh, thank you so much, ha. Sige, mag-prepare ka na at mag-meditate ka na at mag-warm up ka na maya-maya, ha? I will. And thank you again for being part of, allowing me to be part of your show. Yeah. Thank you so much for calling. Ayan, si Mond. Bye. Okay, bye. Ayan, bye. Hi, napagod ako mga pangga sa kaka-English. Ganito pala pakiramdam, no? Actually, pag may kausap ka nag-i-English, mapapa-English ka rin talaga, mapapasaba ka sa labanan eh, di ba?
Hi, anyways, oh nga, overtime na nga tayo. So anyway, mga pangga, magbabalik pa naman ako mamaya. So don't you worry, baby. I'll be back. I'll be back. Welcome back. Ako po, nag-iisang chicks ng radyo. Dito lang syempre sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.